Katulad po ng nabanggit ko, tayo po ay nagdiriwang ng kapiyestahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, Nuestra Señora de la Guadalupe. At tawag din po ay the Virgin of Guadalupe na nagpakita po kay San Juan Diego noong 1531. Noong December 9, sa unang pagkakataon, at pangalawa po noong December 12. Nang ibinalita po ni San Juan Diego sa kanyang obispo ang pangyayari na nagpakita ang Mahal na Birhen, hindi po agad naniwala ang obispo. Kaya nangailangan pa ng isang himala. At nagpakitang muli kay San Juan Diego ang Mahal na Birhen noong December 12, ngayong araw na ito, noong 1531, at sinabi niyang kumuha ng rosas. Sa panahong pong iyon ay walang rosas sapagkat winter, kung kaya imposibleng makakuha ng rosas, pero nakakuha po ng rosas at dinagubilin po ng Mahal na Birhen na ibigay sa kagalang-galang na obispo. At nang pagpunta po niya sa obispo ay nabuksan po yung dala niyang tilma. Nahulog po yung mga rosas at na-imprint ang mukha ng Mahal na Birhen doon sa tilma. At dahil po doon, naniwala na ang obispo. Kaya naman, noong 1534 ay tinanggap po ito sa kinonsidera na ito po ay naglalarawan ng pagpapakita ng Mahal na Birhen. Pero dumaan po ang mahabang panahon, and it's only in 17th century na ito po ay tinanggap na patron ng Americas, lalo tigit ng Mexico and New Territories of Spain, kasama po doon ang California, Guadalajara, at yun nga pong Mexico City. Ang Mahal na Birhen po ay nagpakitang isang babaeng buntis para ipakita po sa Mexico, lalo tigit sa native Mexico, na noon po ay nag-aalay ng sanggol bilang human sacrifices to their pagan gods. Kung kaya naman ipinapakita po ng Mahal na Birhen ang kabanalan ng buhay, the sacredness of human life. At nung panahon din pong iyon ay nakakaranas ng napakaraming injustices ang mga native Aztecs. Kung kaya naman ito'y isang paanyaya sa kanila, natanggapin ang Mahal na Birhen bilang kanilang nanay. Kung kaya naman ang Mahal na Birhen ng Guadalupe ay naging patron ng Mexico, ng New Territories of Spain, ng Amerika, hanggang sa makarating din po dito sa ating bansang Pilipinas. At pinaniniwalaan po na napakaraming mga himala ng pagpapagaling ng iba't ibang mga biyaya ang natanggap sa pamagitan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Sa po doon ay naging santo si San Juan Diego, isang native Aztecs, Indian, Mexican convert to Christianity ang itinanghal na santo. At siya po ay tinilagang santo ni Papa Juan Pablo Ikalawa, St. John Paul II nitong 19th century. Kaya naman po, masasabi po natin sa kapiyestang ito ng Mahal na Birhen ng Guadalupe na napakalapit po niya lalo tigit sa mga nanay. Napakalapit niya lalo tigit sa mga bata at sa ating mga pamilya. And very especially, he always gave importance to the sacredness of human life. At gayon din po ang panyaya na tanggapin ang Mahal na Birhen ng Guadalupe bilang ating nanay. Nanay na kumakalinga, nanay na nakikinig sa ating mga problema.
Kaya sa dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, meron po tayong nanay na atin pong matatawagan. Kuya, patingin nga nung tilma. Kuya. Kuya. Yan. Tingnan natin yung tilma kung naririto. At ito pong tilmang ito ang sinasabi nating ito po ay galing pang Mexico sa Our Lady of Guadalupe po. At marami pong mga testimonya na gumaling po ang mga may karamdaman sa pamagitan po ng tilmang ito. At ito po ay naglalaro, ito po yung nung buksan po ni Juan Diego ang kanya pong cloth, ay ito po ang nasalamin, ang na imprenta doon sa kanyang cloth. Isang babaeng buntis na nagpapakita ng pagmamahal sa ating lahat. Kaya naman, napakagandang tayo magpaampun sa Mahal na Birhen. At naniniwala po ako sa kanyang mga kapiyestahan, ang Mahal na Birhen po ay nagkakaloob ng napakaraming himala. Kaya kayo po na naririto physically at kayo po na mga kasama namin virtually, tayo po'y hingi ng tulong sa pamagitan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe upang tayong lahat hipuin niya ngayon, pagalingin, sabagat kung nawalan ka man ng nanay ngayon, meron pa rin po tayong nanay na lalapitan na masasabihang inay, saklolo, inay, tulungan po ninyo kaming mga makasalanan upang kamtin ang buhay na walang hanggan. Amen.